Vidanes. Sinabi niya kasing hindi niya alam na papasok si Kim Chu bilang isa sa host ng It's Showtime nung nandun pa siya at hindi pa tumawid sa Lunch Out Loud ng TV5. Isa ito sa mainit na pinag-usapan ni Naogi, Diaz at Mama Loy kasama sina Tita Jex at Chosa Poco sa kanilang Showbiz Update YouTube channel na ini-upload nitong Webes, October 21. Si Direk Bobet nagsalita na hindi raw siya aware na mainstay o magiging regular na host doon. It's Showtime. At pinatutungkulan niya ay si Kim Chu, bungad ni Ogi. At kagad itong kinurek ng taga-Showtime ayon sa talent manager vlogger. Mayroong taga-Showtime na nakausap natin at naka-PM. Sinabi niya, binasa niya ang messages sa cellphone. Nakita ko lang may sinabi pala siyang hindi siya ini-inform na papasok si Kim Chu. Yung presentation na yan, nandyan ako sa Zoom. Kaya alam ko, naiinis lang ako kasi kami pa ang pinalalabas na masama after 1 year ng pag-alis niya. Napakasinungaling ng director na yan. Pre-present na sa kanya ng aka-PowerPoint pa sa Zoom meeting na papasok na new host si Kim Chu kasabay na mga new segment na la-launch. At mukhang hindi ito may kakailan ni Direk Bobet dahil pati ang suot at ginagawa niya ng mga oras na isinasagawa ang Zoom meeting ay nailarawa ng kausap ni Ogi na taga-Showtime. Sa pagpapatuloy ng pagbabasa nito, nasa garahe pa siya ng bahay niya noong pre-present ito. Naka-white sando pa siya at nagwa-wine umiinom. So, paano hindi niya alam ang pagpasok ni Kim Chu? Huwag ako, Direk. May ganyan, sambit ni Mama Loy. Oo, nakakaloka. Ano kaya ang masasabi ni Direk Bobet? Siyempre, Direk Bobet, bukas ang show namin para sa panig mo. Malaya ka makakapagsalita rito. Pero siyempre, huwag mo na akong pilitin kung sino ang nagsabi. Ha, 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 ha. Tumawang sabi ni Ogi, pati na ni Mami Loy, Tita Jex, at Chosa Poco. May tinanungan din kaming taga-Showtime tungkol dito at ang paliwanag naman sa amin. Oo, present din ako noon sa Zoom meeting. Pinresent ang creative namin yung PowerPoint kay Direk Bobet. Lahat naman ng nangyayari sa show sinasabi sa kanya. Kasi, syempre, director siya. Baka siguro nakaligtaan niya. Sabi namin na nagwa-wine o uminom ng wine noon si Direk Bobet. Baka naman marami na ang nainom at malasing. Hindi naman noon, wine lang. Baka lang nakaligtaan na sarami ng iniisip. Minsan may ganun tayo, diba? Nakakalimutan tapos late mo na, maaalala. Sabi ng kausap namin, taga-Showtime. E teka nga, isang taon na ang nakalipas. Nga naman, bakit naungkat ang isyong ito? Eh kasi, nagdiwang ng karawan niya si Direk Bobet sa Lunch Out Loud at natanong siya kung bakit siya umalis ng Showtime. Move on na, sana lahat. Tutal masaya naman na ang mga taga-Showtime kahit wala si Direk Bobet at siya rin naman ay masaya na sa nilipatan niyang programang Lunch Out Loud sa TV5. Marami talaga ang naimbyerna at nagalit sa patutsada at pasabog na yon ni Direk Bobet Vidanes, lalo na nung sinabi niyang hindi niya alam na magiging main host na sa It's Showtime si Kim Chu. Pero marami ang umaapila at ayon sa mga sources ay alam daw lahat ni Direk Bobet ang mga ginagawa sa It's Showtime at lalong higit ang bagong makakasama na si Kim Chu. Ano kaya talaga ang totoo? Well, 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 baka abangan natin at makatutukan ang susunod na kaganapan. Anong inyong magiging reaction sa balitang ito? Just write down below.